Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagbabala si dating Russian President Dmitry Medvedev kung ipipilit ng International Criminal Court o ICC na ipaaresto si President Vladimir Putin. Ayon kay Medvedev, anumang pagtatangka na arestuhin si Putin ay isang declaration of war. Tiniyak pa nito na may isang bansa ang tatamaan ng nuclear weapon kapag inaresto ang Russian President. Si Medvedev ay naging pangulo mula 2008 hanggang 2012 at kasalukuyang deputy chairman ng Russian Security Council. Pumapangalawa ang Pilipinas sa mga bansa sa Asia-Pacific region na labis na naapektuhan ng terorismo. Ito'y ayon sa resulta ng Global Terrorism Index 2023 kung saan nakakuha ang Pilipinas ng 6.328 points o nasa kategoryang medium impact. Bumaba ng isang ranggo ang Pilipinas sa global ranking sa 18th spot ng 163 countries mula sa dating number 17. Bagamat sa 2023 report ay bumaba ang level of terrorism sa bansa na mayroong 18 fatalities at 38 injuries. Nangunguna ang bansang Myanmar bilang topmost country affected by terrorism, pangatlo ang Indonesia, kasunod ang Thailand at ang New Zealand. Higit dalawang linggo mula nang mapatay si Governor Roel de Gamo ni relieve sa pwesto ang hepe ng Negros Oriental Police na si Provincial Director Colonel Reynaldo Lizardo. Si Lizardo ay papalitan ni Colonel Alex Gutse Recinto, epektibo ngayong Biyernes, March 24. Si Lizardo ay itinalaga sa pwesto noong November 2022. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uula. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.